kapag ang trabaho nasa puso mo, walang mahirap. Ako si Maria Cherry L. Perez, from Jeronimo, Talban, Rizal. I'm 41 years old, so nagtuturo ako dito sa Inigan from 2015. I have 10 children, so as of now, 9 na lang sila. Kasi namatay yung bunso ko last 2016. So nag-aral ako, nagbalik ako ng pag-aaral at the age of 28. Apat na yung anak ko that time. So at the age of 33, natapos ko yung schooling ko. Doon, kumbaga, sa loob ng apat na taon, nanganganak ako, nag-aaral, nanganganak, nag-aaral, back to school, ganun. And unexpectedly, hindi ko sukat akalain na sa remote areas ako magagawin. So sabi ko, gano'n siya kalayo? Kailangan, makakauwi ba ako? Yun agad ang tanong ko kasi may mga anak ako. So yun na. Yun na, doon ko nalaman na sa Inigan Elementary School pala ako mapupunta. Na nakita ko na yung lugar, dito sa katakalain na gano'n siya kalayo at talagang tatawid ka ng ilang pipes sa ilog. Fear ko kasi ang water. So hindi ko sa katakalain na gano'n. Sabi ko, sige, may plan si God, ba't God ako dinala dito? Yun na lang yung lagi kong inisip. Kasi yung sabi ko, go to the flow. Gising ako ng 4 a.m. Siyempre, to prepare din yung anak ko. And then after that, kailangan 6:30, makaalis na ako sa bahay. Kasi ang time ko dito is 7:30. So, 1 hour yon lalakad. So, from bahay, going to the ground. Pagdating sa ground kasi, pagdating mula bahay hanggang ground, sakay na ng tricycle. Then, from ground up to here, up to dam, lakad na kami. Then, from dam, yun, may bangka. Pag maulan, kaya kaming ihatid hanggang dito sa school. Pero pagka summer, pagka hindi pa ganun kalakas, kataas ang tubig sa ilog, hanggang doon lang kami sa unang tawid. And then, lakad na. Ganun ang aming everyday life. Masaya dito kasi, unang-una, kung bakit gusto dito, fresh air. Fresh ang food. Mababait ang tao. So, yung school, although maliit lang siya, maliit lang yung population ng bata, mababait ang mga bata. Napakababait. Ito sa bata namin, ang problema dito yung kakainin. Papasok na, walang laman ng chan. Siyempre, naranasan mo yun eh. Alam mo yung pakiramdam mo. Kaya pagkakahit na walang-wala, utang ko dyan sa kapitbahay sa pundahan dyan. Just to provide doon sa learner namin. Kasi ang hirap kumain ng gutom. Ang hirap mag-aral ng gutom kasi hindi ka makakapag-concentrate. Diba? Ito yung parlor na pusahan at ang huling period. Kasi ang Diyos nandyan lang yung para patnubayan tayo. Ang tao na siya yung gagawa para marating mo kung ano yung gusto mo. So kaya sinasabi ko na yung maging inspirasyon nila na dapat maging determinado sila na kung ano gusto nila marating sa buhay nila. Walang imposible kung gusto mo. Kung nandun yung pagpupursige, walang imposible. At kung gusto, may paraan.